Paano ka napunta sa mixed martial arts? Well, Tito Boy, bago po ako naging isang martial artist, nung bata po ako, mahilig akong manood sa martial arts movies. At sa amin, sa Ifugao, may traditional martial arts din kami, which is called bultong or wrestling. Ah, bultong. Iba na ito sa ikunikwento doon ni Coach Mark. Iba po. Yung, sa Ifugao ito? Sa Ifugao, bultong. Yun. Oh, napapanood ko sa every fiesta po. Pero hindi ka sumali? Yes. Opo, hindi po. Okay, and then what happened next? And then, yun, was mahilig akong manood ng martial arts movies, so, ng Bruce Lee movies. So, yun yung nag-inspire sa akin. Ano yung favorite Bruce Lee move mo? Yung sidekick niya. Gawin mo, gagayahin ko. Kasi alam ko yun. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Yung Bruce Lee. Si Bruce Lee kasi magaan gumalaw. Totoo yun. Yan. Wow! Gano'n po. Ito talaga ang defense, no? No, paano? Hindi, tatabi lang ako sa iyo. Huwag ka naman naman, no? Tatabi lang ako sa iyo. Oo, paano? Yan, galaw-galaw. Galaw-galaw? Bam! Throw bang. Hindi, meron pa siya yung, ah! Yung sumisigaw yun, di ba? Yan po. Yan ang hindi ko makuha sa... yung, yan, tapos? Then, throw. Throw. Okay, sige. So, naka-inspire siya si Bruce Lee. And then what happened? Naging... inspiration yun mo? Opo, yung inspiration mo. Tapos tumatak sa isip ko na pag may gym na mag-imita or kung may gym... Na makita ka? Na makita ako, hindi ako mag-hesitate na pumasok. Nakakita ka? Kasi sa amin, wala pang gym po doon. Hanggang okay. Nakatapos ako ng high school, tapos pumunta ako ng Baguio, doon ko nag-college. Tapos, sa UC rin? Sa UC rin. Tapos doon ko na rin namin si Coach Mark. So lahat anong record mo? Sa amateur, hindi ko na matandaan yung record. Madami. Marami din po. Tapos? Sa MMA, 20 wins, 6 losses po. So ano yung pinaka-deadly mong fighting style? Well, kung meron kang isang, kumbaga, specialty, ano yun? Sa striking po. Ibig sabihin ng striking? Yun yung may suntok, sipa, tuhod, siko. Okay. Siyempre, unang-una, i-calculate mo pa yung distance. Importante din yun, ano? And then? Kung may opening po, yan, suntok. Dito, kasi opening. Pag na-open sa katawan, suntok ulit. Ginanong kita. Yan. O ginanong din kita. Ika-catch ko po. pero kasi mabilis yun eh, di ba? Yes po, yes po. Pero yung kumbaga, ang deadly move mo, ayun, yung... Yan. May favorite move po ako na... Favorite move, I like that. Yes okay. Po. Nagamit ko sa previous na mga laban ko po. Ano yan? Which is turning back kick. Alako, yan. Delikado yan. How do you do it? Well, yan, ganun pa rin po. Calculate the distance, then you throw fake punches po. So yung fake punches, how do you do that? Pinifake ko po para matignan ko yung reaction ng kalaban. Ah, dito ako dumidepensa yes, kasi parang ito lahat. Yes. Pag naganan ako, magre-react to. Okay. Isuntok. Pak. Yan. Mag-open po yan. Tama. Oo. Then, doon ko na po ibabato yung back kick. Gaano kataas ang back kick mo? Sige. Dito lang po. Oo. So, can you do it? Back. Yun ang deadly mo. Yes po. Oh. Bakit ang tawag sa'yo ay the silencer? Well, nabigay po yung The Silencer sa akin after ng first MMA fight ko. Dahil? Dahil noon kami yung underdog. Kasama ko si Kuya Edward sa Team Lakay. Pagkatapos kong talunin yung kalaban, napasilent lahat. Parang ano bang ginawa nitong Kevin na ito? Ganun pa yung nangyari. So from then on, you were called The Silencer. Galing naman. Okay, ikwento mo nga sa akin itong Belingon-Fernandes trilogy. Ano ba ang kwento dito? Noon 2016, yun yung unang laban namin. Tinalo niya ako. So, after niya akong tinalo, parang yun yung nag-motivate pa sa akin na improve pa yung dapat improve, i-check pa yung dapat i-check. Kaya naging tuloy-tuloy yung panalo ko hanggang na nakuha ko yung spot para makalaban ulit si Bibiano. So, yun, may second encounter kami. Kuha ko yung belt sa kanya to split decision. Okay. Yan, very close po yung laban. Kaya parang nabigyan ulit ng automatic rematch. Nag-rematch kami sa Japan this March. Pero naging controversial po yung result. Ito ba yung sa likod? Opo. Uh-oh. Yung aksidente po na tumama sa likod niya. Tapos nabigyan ako ng yellow, then red. Was naging disqualified po. And that brings you
to another match? Another match, automatic rematch. Kailan ito? This coming October po, sa Japan ulit. Doon kayo mag...